Welcome back to my channel mga mamaw. Nandito tayo ngayon sa Cordova para magkuha ng video update sa ginagawang pangatlong bridge sa Cebu na pinangalan ng CCLEX o Cordova-Cebu Link Expressway. Pero bago ang lahat, pwede ko po bang mahingi ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-hit sa subscribe button at i-ring ang bell sa mga bago lang sa aking channel para ma-notify kayo sa mga bagong update sa CCLEX at sa iba ko pang mga video releases. Sa ating kaalaman na napag-iwanan na tayo sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia at sa lahat ng mga bansa sa mundo sa larangan ng infrastruktura ng mahigit sa 30 taon. Kaya para matulungang gumaan ang mga paghihirap ng ating mga mamamayan ay nagsagawa ang kasalukuyang pamahalaan ng mga proyektong makakatulong sa pang-araw-araw na pasanin nito kagaya ng pagpapagaan sa mga mabibigat na trapiko sa mga lungsod. Ang Build-Build-Build ay ang sagot ng ating gobyerno sa mga pagkukulang na ito, at isa sa mga proyekto sa Build-Build-Build ay ang construction ng 8 kilometers mahigit na bridge sa Cebu na magkokonekta sa Cebu at ng bayan ng Cordova. Alam ng lokal at national government na hindi malawak ang mga kalsada sa Cebu, at hindi pwedeng mapalawak pa ito dahil sa kalumaan ng disenyo nito, kaya para ma-decongest ang Cebu, kailangan na ng ikatlong bridge na hindi lamang magpapaluwag sa trapiko sa lungsod, makakatulong pa sa paglago ng bayan ng Cordova. Ang ginhawang maihahandog ng CCLEX ay hindi lamang matatamasa ng mga Cebuanos. Bagkus ito ay pangkalahatan, dahil maliban sa ang Cebu, ay isang tourist destination sa mga beach lovers, magiging gateway din ito sa iba pang mga tourist destination sa Visayas region, lalo na sa mga turistang papuntang Bohol, dahil hindi na nila kailangan pang lumibot pa sa mga busy ports ng lungsod, dahil isang trip na lang sila pa Cordova, kung saan naman, minuto na lang ang trip pa Bohol. Kasalukuyang nasa 60% na ang kabuong nagawa sa tulay, at nasa 40% naman ang ginagawang causeway o daanan ng maliliit na sasakyang pandagat. Importante para sa mga Cordobanho ng causeways para may kalayaan pa rin ang mga fisher folks na gawin ang kanilang mga pang-araw-araw na pagbabanat buto sa dagat. Siya nga pala, ang Cordova ay isang island municipality. Kaya sa tuwing meron kapiestahan dito, ay, nag-oorganisa ang mga lokal na namumuno sa bayan ng isang festival na kung tawagin ay Dinagat Festival, at ito ay nagsisilbing promotion sa mga aqua products na galing Cordova.